maliit na tindahan at tatlong motor sa Numancia na sunog. Delinkwenteng vendors bibigyan ng pwesto sa bagong Calibo Public Market kung mababayaran ang kanilang utang. Boracay Land Transportation Multipurpose Cooperative nagpaalala sa tariff rates para sa e-trike at van transportation services. BHWs na Barangay Tabayon nagpapatuloy sa pagbigay ng prenatal check-up at immunization. 15,000 pesos na halaga ng karne ng baka at baboy ninakaw sa Calibo. Philippine Coast Guard Station Guimaras nagsagawa ng water training activity. Kinatuwa naman netizen ang reaksyon ng isang aso nang may binulong sa kanya ang amo nito. Kotse, aksidente na sumalpok sa SUV sa may bahagi ng Barangay New Buswang. MOA signing sa online tourist registration and payment collection system isinagawa. PHO nagsagawa ng eye and vision assessment sa bayan ng Madalag. Iba't ibang ahensya sa Aklan nakiisa sa nationwide simultaneous bamboo planting activity. Aklan Provincial Population and Gender Office at Provincial Health Office nagsagawa ng mental health camp. Healthy Young Ones Class at Heart to Heart Talk ginanap sa Pangitan, Madalag. Hapon, Provincia Aklan. Sa mga Calibo Cable subscribers at mga aklanan sa buong mundo, ito ang Calibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Calibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang balitang aming nakalap ngayong araw September 26, 2024. Walang naisalba ang mag-asawa matapos na masunog ang kanilang tindahan at tatlong motorsiklo sa Barangay Bubog naman siya. Nilamon ng apoy ang isang tindahan at tatlong motorsiklo sa nangyaring sunog nitong 25 ng Setyembre, pasado alas 6 ng gabi sa Barangay Bubog naman siya. Batay sa inisyal na impormasyon na pagmamayari ito ni na Mark John Testa at ng kanyang asawa na si Divine kung saan umalis sila ng kanyang pamilya kaya walang katao-tao sa kanilang bahay na malapit lamang sa kanilang sari-sari store. At dito na nga nakatanggap ng ulat na nasusunog na ang kanilang tindahan. Ang naturang sari-sari store ay gawa sa mixed concrete and light material. At dito na natupok ang nasabing maliit na tindahan kasama ang tatlong motorsiklo. Kaagad na rumusponde sa lugar ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection Numancia, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Numancia Municipal Police Station at dito na naapula ang apoy. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon kung ano ang pinagmulan ng sunog at magkano ang lahat na napinsala ng nasabing sunog. R.J. Briones, Calibo Cable News. Posibleng makabalik sa bagong Calibo Public Market ang mga delinkwenteng vendors kung babayaran nila ang kanilang pagkakautang sa Mayor's Permit o Stall Rentals. Madetalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Mahabang palugit ang ibinibigay ni Calibo Mayor Juris B. Sucro para sa mga delinkwenteng vendors na hindi pa nababayaran ang kanilang mga utang sa Mayor's Permit o Stall Rentals. Ayon kay Meadowhead Mary Gay Q. Joel, dapat July 31 ay hindi na sila makakapag-operate ng kanilang stalls, ngunit nagbigay umano ang alkalde ng panibagong palugit. Nilinaw naman ni Joel na papayagan silang makabalik sa bagong Calibo Public Market kung babayaran nila ang kanilang delinquency isang buwan bago matapos ang nasabing palengke. Grabe yung consideration ng ipa-okitasa na alkalde na dapat nang i-byright na July 31, buo nyo na hanggang mga stalls na rin ng mga tables. But si Mayor ay nagkonsidera at ihapon na doon ay Mayor nga ang humble na dahil hindi ka mo ma-relocate sa itong relocation site, but kung magbalik kita sa itong bagong public market, for as long as na yung bukod yung habayra rin yung delinquency ng result, at they're given like maybe like kung mag-example, kung ma-relocate ka August next year. Dapat ba July, dapat ngay ano, na yung bayad yung sa rentals and delinquency sa business permit at mayor's permit. So, grabe yung palugin yung itaon ni Mayor. So, kung ata di man Mayor nga, market ay matapos yung within 10 months, ay 10 months matanggal itaon ni Mayor nga palugin, nga mabayaran ang mga kautangan. And then there's an assurance, so makabalik sa nasa ato na new market.
Sinabi rin niya na kung 10 buwan matatapos ang bagong palengke, nangangahulugan itong may 10 buwan din silang oras upang bayaran ang kanilang pagkakautang. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Nagpaalala sa publiko ng tariff rates ang Boracay Land Transportation Multipurpose Cooperative para sa mga e-trike at van transportation services. May detalye sa balitang yan, si Ray Marchadosho. Sa pamamagitan ng Malay Boracay Tourism Office, inabisuhan ng Boracay Land Transportation Multipurpose Cooperative o BLT-MPC ang publiko tungkol sa aprobadong tariff rates para sa e-trike at van transportation sa isla ng Boracay. Pinapaalalahanan din na laging tingnan na mabuti ang nakatalagang bayad depende sa layo ng destinasyon upang maiwasan ang sobrang paniningil ng driver. Kaugnay nito, inaabisuhan din ang mga estudyante, senior citizen at PWD na magpakita ng identification card upang mabigyan ng karapatang diskwento. Nais ng BLT-MPC at LGU Malay na laging maging maayos ang takbo ng transportasyon sa isla ng Boracay at maging komportable ang mga pasahero. Ray Marchadosho, Kalibo Cable News. Nagpapatuloy ang pagbibigay ng prenatal check-up at immunization para sa mga bata ng Barangay Tabayon sa Bayan ng Banga. Ang nasabing aktibidad ay sa panguna ng Barangay Health Workers. Madidayo sa balitang yan, si Jeno Nesales. Nagpapatuloy ang pagbibigay ng prenatal check-up at immunization para sa mga bata ng Barangay Tabayon sa Bayan ng Banga. Ang nasabing aktibidad ay sa pangungunan ng Barangay Health Workers. Pag ano ma'am, pag third Thursday of the month, ay amon doon nga immunization. Kaibahan karon damon nga feeding program. Kami tanan nga BHW ay kompleto ron basta sa immunization at feeding program. Nga tao kami at ano mga pagkaon sa mga unga at nga cater man kami sa mga buntis lalo pa makaron sa mga unga nga bata nga ra makaron nga nagbuntis. Doon na lang ramong obraan sa mga magugang man doon nga mga nagapagipi gina-cater na mo doon kada wibis. Pero ramong immunization at feeding high ikatlong webis at bugan. Ayon kay Helen Cristobal, Barangay Health Worker, mahalaga na sumailalim sa prenatal check-up ang mga ina upang matiyak ang isang malusog na pagbubuntis hanggang sa panganganak. Oh, dapat gid man ma'am nga prenatal dumanga nanay parang masairan ba nanda kung ano ro pagtubo it unga sa sugod itiyan dahil sa makaron abi nga panahon ay matsamalisod yung tabiro gabuntis yan kato anay. Dapat gid nga bago mag 3 months ay bali first try minister doon ay siyempre gina-advisean gid sa noon kamon nga midwife nga mag laboratory ryun di importante parang ma kuwando nga masettle baro nga sa suod ityan it nanay. Dagdag pa nito, nagtutulungan ang bawat barangay health workers, midwife, nurse at barangay council upang matiyak na mabibigyan ng tulong ang mga residente pagdating sa kalusugan. Samantala, nagpapasalamat naman ang barangay health workers sa gabay na ibinibigay ng barangay council na pinamumunuan ni Honorable Genesis Resco. Kasamahan kong BHW dahil dito sa Tabayon ay talagang nagtutulungan kami sa mga gawain, mga report. Salamat sa mga kasamahan ko. Kay Kapitan, sa mga konsyel, salamat. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Tinatayag na sa 15,000 pesos na halaga ng karne ng baka at baboy ang ninakaw sa isang tindahan sa frozen product sa Barangay Andagaw, Kalibo, kung saan ang empleyado nito ang suspect sa nasabing nakawan. Huli sa akto ng operational manager ng tindahan ng frozen products ang dalawang suspect na nagnakaw ng karne ng baboy at baka. Base sa blotter report ng Kalibo Municipal Police Station na nitong 25 ng Setyembre, badang alas 4:45 na madaling araw, nakatanggap ng tawag ang Kalibo PNP na mayroong nangyaring nakawan sa isang tindahan ng frozen product sa may bahagi ng Barangay Andagaw, Kalibo. Dahil dito, kaagad namang nagresponde ang mga kapulisan ng Kalibo at tumungo sa naturang lugar. Nadatna ng mga kapulisan ang manager ng nasabing tindahan ng mga frozen product kung saan nahuli nito sa loob ng establishmento ang suspect na kinilala kay alias Ray,
26 anyos, residente ng Kabangkalan, Negros Occidental, habang ang kasabwat nito ay si alias Toto, 41 anyos, na residente ng Sopian, Capiz, kung saan boardmate ito ni alias Ray na nangungupahan sa Kalibo. Base sa manager, na bandang alas 4:30 ng madaling araw ay nag-backtracking ito sa CCTV na naka-install sa kanyang cellphone, kung saan nagduda na ang manager na tila tinatakpan na suspect na empleyado din nila ang CCTV, kung saan nakita nito na may inilabas mo ng basura ang empleyado, ngunit ilang minuto ang nakalipas ay may inilabas muling sako, kaya naman kaagad na tumungo ang manager sa pwesto at dito na nahuli sa akto ng manager ang naturang empleyadong suspect at kasabot nito. Pati sa investigasyon ng Kalibo PNP na ang naturang sako ay may lamang hindi bababa sa 50 kilo ng karne ng baboy at baka na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Ibinalik naman sa may-ari ang naturang sako na may lamang mga karne. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Kalibo Municipal Police Station ang dalawang suspect at mahaharap sa kasong qualified theft. Ako si Arichi Briones at ito ang Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, nagsagawa ng water training activity ang Philippine Coast Guard Station Guimaras na naglalayong hasain ang kakayahan ng mga tauhan sa pagsasagawa ng search and rescue operations. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chadasho. Sa probinsya ng Guimaras, nagsagawa ang Philippine Coast Guard Station personnel ng water training sa Raymond Beach Resort Nueva Valencia nitong Martes, 24 ng Setyembre. Ang naturang aktividad ay pinangunahan ni Coast Guard Station Guimaras Commander, Lieutenant Commander Jemlan Lanusga. Dito ay sinagawa ang pagsasanay ng freestyle, breaststroke, front approach, back approach at underwater approach techniques. Layunin ng aktividad na pag-ibayuhin ang kakayahan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng search and rescue operations kung sakaling may mangyaring insidente. Para sa Balitang Probinsyal, Ray Marchidosio, Kalibo Cable News. Panalo sa All-TV. Panalo na sa programa, panalo pa sa prizes na bongga. Paano sumali? Simple lang. Scan mo lang ang QR code o mag-login sa nakikita sa inyong screen. Type lang ang words, fill up the form, sagot na. Baka ikaw na ang isa sa ating mga lucky winners. Araw-araw, may 20 winners ng 500 pesos. At linggo-linggo, isang bahay at lupa mula sa Vista Land ang pwedeng maging sayo. Tutok na dito sa All-TV. Sa programa, sa papremyo, sa saya, sa All-TV, panalo ka! Papa, maraming okasyon na hindi namin siya kasama dahil sa trabaho niya. Hindi rin kami nakakakain ng sabay-sabay kasi palagi siyang wala. Sundalo kasi ang papa ko. Matapang na sundalo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ko pong naiintindihan kung bakit nagsundalo ang papa ko. Proud ako kay Papa. Bukod sa 49 medals at Medal of Valor na natanggap niya, proud din kami sa mga pilat na nagmarka sa kanyang katawan. Patunay yun ng kanyang katapangan. Lahat ng sakripisyo ni Papa nagbunga para sa pamilya, para sa bayan. Ako po si Alfred Kirvin. Salamat po, Pa. Tapatnubay ng Diyos sa ngalan ng aking buong pamilya. Ipinangako ko na ialay ko ang buong buhay ko para sa pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Ako po si Ariel Kerubin, Filipino. Sa
balitang trending, labis ang tuwar ng mga netizens sa video ng isang aso kung saan makikita ang reaksyon nito nang may binulong ang kanyang amo. May detalye sa balitang yan, si Nicole Nabor. Maraming netizen ang natuwa sa reaksyon ng isang aso habang may binubulong sa kanya ang amo nito. Makikita sa video na binulungan ito ng kanyang amo na hindi ito binigyan ng ulam kasi mataba na raw ito. Caption naman ng uploader ng video, paano daw yung gulat? Umani naman ito ng sari-saring reaksyon sa social media. Ayon sa isang netizen, the reaction says it all. Dagdag pa ng isang netizen, ganap na ganap ang doggy na yan. Ang video na ito ay umabot naman ng mahigit 133,000 likes, 1.7 million views, 500 comments at 33,000 shares. Para sa Balitang Trending, Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Aksidente na sumalpok ang kotse sa SUV matapos itong mag-overtake sa may bahagi ng barangay New Buswang, Kalibo. Parehas na nagdamo ng sira ang dalawang sasakyan matapos na aksidenteng sumalpok ang kotse sa SUV. Base sa Blatter Report ng Kalibo Municipal Police Station, na nitong 25 ng Setyembre, badang alas 11 ng umaga, nakatanggap na impormasyon ng Kalibo PNP na mayroong nangyaring aksidente sa may bahagi ng Mercedes Village, Barangay New Buswang, Kalibo. Kaagad na nagresponde ang mga kapulisan at tumungo sa naturang lugar ng aksidente. Batay sa inisyal na investigasyon ng Kalibo PNP na ang SUV ay minamaneho ng babae na residente ng Acevedo Subdivision, Old Buswang, Kalibo, habang ang kotse naman ay minamaneho ng babae na residente ng New Buswang, Kalibo. Napag-alaman na habang tinatahak ng naturang mga sasakyan ang parehong direksyon ay bigla na lamang nag-overtake ang kotse kung saan aksidente na binangka ang nasabing SUV. Dahil sa nangyari ay parehas na nagdamo ng sira ang kotse at SUV. Tumungo naman ang dalawang driver sa himpilan ng Kalibo MPS at humarap sa mga otoridad. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station ukol sa naturang aksidente. Ako si Ari G. Briones at ito ang Kalibo Cable News. Isinagawa ang signing ng Memorandum of Agreement pagdating sa online tourist registration and payment collection system kung saan ang nasabing paraan ay isang proseso ng pagbabayad. May detalye sa balitang yan, si Jelena Rosales. Isinagawa ang signing of Memorandum of Agreement pagdating sa online tourist registration and payment collection system. Ang MOA ay patungkol sa payment collection system o pagdating sa pagbayad ng Boracay Boat and Terminal Fee sa Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative kung saan ang nasabing paraan ay isang proseso ng pagbabayad. Kasama sa nasabing aktibidad, sila PisoPay Com President Mr. Ariel Sorca at iba pang representante. Ang PisoPay.com ay isang operasyon na nakabase sa Manila na nag-aasikaso ng over-the-counter and online payment sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang payment channels. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Nagsigawan ng eye and vision assessment sa bayan ng Madalag ang Provincial Health Office Aklan. May detalye sa balitang yan, si Nicole Nabor. Nagsagawa ang Provincial Health Office ng Eye and Vision Assessments sa ginanap na PhilHealth Consulta Assisted Batch Registration sa pakikipagtulungan sa Madalag Primary Care Facility. Sa kabuuan ay mayroong 273 na pasyente ang nakatanggap ng libreng Eye and Vision Assessment. Ang mga pasyente naman ay sinuri upang maisangguni ang mga ito sa mga espesyalista o sa Provincial Eye Center para sa mga kasong kailangan ng cataract surgery. Naging matagumpay naman ang programang ito sa tulong ng Madalag LGU, Madalag PCF, Dr. Pinky Joanna Yap, Dr. Era Sibulangkal, Dr. Juliet Policarpio at PhilHealth. Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Upang ipakita ang kalagahan ng industriya ng kawayan sa bansa, nakiisa ang iba't ibang ahensya sa Aklan sa nationwide bamboo planting activity. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Nakiisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa nationwide simultaneous bamboo planting activity na ginanap sa barangay na Isud, Ibahay. Ilan sa mga lumahok ang Department of Trade and Industry Aklan, katuwang ang Aklan Bamboo Council, National Government Agencies, Provincial Government ng Aklan, Local Government Unit ng Ibahay, Barangay Council ng Isud, at iba't ibang bamboo associations. Ang nasabing aktibidad ay alinsunod sa World Bamboo Day 2024 at Philippine Bamboo Month na nagsusulong na palakasin ang sektor ng kawayan at ipakita ang kahalagahan nito sa industriya sa bansa. Ngayong taon ito ay may temang Buhay Kawayan, Haligi ng Industriya at Kalikasan, Pag-asa sa Kinabukasan. Nika Bautista, Kalibo Cable News.
Nagsigawan ng mental health camp ang Aklan Provincial Population and Gender Office at Provincial Health Office. Ito ay bilang bahagi ng Suicide Prevention Month. May detalye sa balitang yan, si Jelena Rosales. Nagsigawa ng mental health camp ang Aklan Provincial Population and Gender Office at Philippine Health Office na ginanap sa Atiatian Festival Hotel. Ito ay bilang bahagi sa Suicide Prevention Month. May kabuang bilang na 30 peer educators mula sa iba't ibang munisipalidad sa Aklan ang dumalo kung saan sila ay lumahok sa mga workshop tungkol sa pag-unawa sa pagbibinata, pagharap sa peer pressure at pagtukoy sa mga kalakasan at kahinaan. Layunin ng mental health camp na palakasin ang advokasya sa pag-iwas sa suicide sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang kaalaman at kasanayan. Jelena Basales, Kalibo Cable News. Iba't ibang paksa para sa mga kabataan ang tinalakay sa Healthy Young Ones class na ginanap sa Bangitan, Madalag. Madalas sa balitang yan, si Nika Bautista. Matagumpay na nais sa gawa ang Healthy Young Ones class at Heart to Heart Talk sa Pangitan Madalag, Aklan. Inorganisa ito ng Pangitan Barangay Health Station kung saan may 49 ang nakibahagi sa kaganapang ito na idinisenyo upang turuan ang mga kabataan sa mahalagang paksa sa kalusugan. Ang programa ay nahati sa 2 sesyon na nilahokan ng high school student na may edad 11 hanggang 19 na taong gulang kung saan tinalakay sa kanila ang Healthy Young Ones at Dengue Awareness. Samantala, ang isa pang sesyon ay binubuo ng mga mag-aaral ng elementarya kung saan tinalakay ang paksa tulad ng personal hygiene at marami pang iba. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng Aklan Peer Educators mula sa Madalag, Banga, Kalibo, New Washington, Malay at Tangalan at ng Aklan Provincial Population and Gender Office. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. May ang sa tanong itong latest weather update sa subong adlaw Thursday, September 26, 2024. Intertropical Convergence Zone, nagtawag ng ITCZ ang kaapekto sa Palawan, Visayas, ang Mindanao. Meanwhile naman, darisan sa Western Visayas, maging generally fair weather kita. Pero expectation ng grapo ng isolated yung mga pag-ulan, pangilat ka panagub, tugas sinis ang ITCZ. Mahina tubtob kasarang sa direksyon nga variable, but sa linggo ng ating nga hangin, wala initi stable nga direksyon. Makanay tubtob kasarang naman tayon para sa mga balod na tondiri sa ating kadagatan. Forecast temperature na ton, generally 25 degrees to 33 degrees Celsius. Ang adlaw mag-tunod 5:43 p.m. karon sa gabi, kamabutlaki na siya, 5:39 na yung buwas sa aga. Kagamit ang latest weather update para sa mga dugong informasyon, bisitahan lang ito ng official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph pati na ito ng mga official social media accounts halindig sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas, DST. Ako si Jeff Patrick Makiling. Madam, okay, kasalamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.